What's going on, guys? Welcome for another video again. And today's video, guys, is ang continuous video ng aking COVID-19 journey. So, kahapon nag-shoot ako ng video. Ang pinag-usapan natin kahapon is ano ba dapat yung pinaka-importanting dapat mong gawin once nalaman mo na nag-positive ka with COVID-19. At yung mga home remedies na kailangan mong i-take para malabanan yung virus. Today, guys, is my third day. Nag-positive ako with COVID-19. Wala naman akong nararamdamang iba pa. Wala akong nararamdaman. So, very thankful kay Lord kasi ginising niya ako. Kasi kahit pa paano yung kinakabahan din. Kalaban natin dito, guys, is yung stress tsaka depression. Kaya kailangan natin palakasin yung ating katawan. I am very thankful kasi my family is grabe yung alaga nila sa akin. Hater na ako ng pagkain dito. Kahit alam kong, siyempre, sa akin, di ba? Ayoko na ako yung dahilan na mahawa sila sa akin. Pinipilit ko na gumawa ng paraan para hindi ko maipasa sa nila yung virus. And I'm very thankful kasi, ayan, binigyan nila ako ng lutuan. Natira na ako yun ng pagkain. Napakatyaga nila sa akin. In case na magpakulo ako ng inumin kong mainit na tubig at saka luya at saka lemon at saka salabat, ayan. Tapos kung kailangan kong magsuob, isend food ulit sa akin. Request ako ng Zonrox para pang sanitize dito sa isolation area. Tapos toothpaste kasi ilang araw na akong hindi nagtututurak. Siguro ang kapal na ng tatapos. So hindi mawala yung kanin dito. At saka binigyan ako ng tilapia lato na may kamatis na may inihaw na talong. So kakainin natin yan. So kanina nagbreakfast na ako. Minom lang ako ng mainit na lemon tsaka luya. So this is my brunch na. Kakain tayo ng pang umaga tsaka pang tanghali. So yun, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ko ginagawa yung tamang pagsuob, pagpapakulo ng tubig na mainit na may kasamang asin para gagamitin natin mamaya sa ating pagsuob. So, guys, bago ko to gawin, guys, so kakain muna ako. And I'm very thankful kasi gusto ko kasi pag naghatid sila sa akin ng pagkain dito, is gusto ko naka-plastic labo yung pagkain para ako na lahat yung magta-transfer mismo sa mga plato ko para hindi na ma-spread yung virus. And I'm very thankful they provide all my needs in air na hindi ko mapuprovide sa sarili ko kung mag-isa ko lang nagagawin ito. I'm very thankful kasi nandiyan yung family ko na nakasupport sa akin. See you, guys. So, kakain muna ako. Tapos, papakita ko sa inyo kung paano ko gawin o paano ko gawin yung pagsuob. Then, after that, guys, maliligo na tayo. Dapat twice a day ka maligo. Para in case, so ipapakita ko sa inyo lahat. So, this is day 3 of my COVID-19 journey. So, as of now, wala akong nararamdaman. Ang suob, sabi ng matatanda, pero wala namang mawawala sa iyo kapag trinay mo, di ba? And so, after ko maghugas ng kamay, so, ayan, mas preferred ko kasi kumain ng nagkakamay para hindi na ako gumamit ng kutsara na sinusubo, tapos ma-spread pa yung virus. Ayan, ayan yung binigay nila sa akin dito. So, as of now, they give me healthy foods naman dito. Maraming salamat. Ng ating tubig para sa ating pagsusuo, pero lalagyan natin yan ng asin. Ngayon, okay na, guys, yung ating pagsuo, yung pinakulo nating tubig na meron asin. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ko ito gawin. So, kailangan nyo lang is kumot yung mas maganda, yung mas malaki para kulob talaga. Tapos saan natin ilalagay yung mainit na tubig dito sa may sahig. Pakinggan natin ito. At saka ating face mask. So dapat 5 minutes yung pagsusuob nyo para medyo pagpawisan pa kayo ng sobra. Ayan, natapos.
tapos ng ating 5 minutes na pagsusukob, tapos magpapahinga tayo ng mga 30 minutes to 1 hour. So guys, kakatapos natin magsuob, ano guys, so wait natin ng 30 to 1 hour bago tayong maligo. Yun yung unang ligo ko, tapos maliligo ulit tayo mamayang gabi. So ang importante talaga is malinis, magsasanitize ka din dapat ng area ng isolation mo para safe talaga. So guys, ang pagsusuob dati is, sabi nila is sabi-sabi lang ng mga matatanda o traditional lang na ginagawa ng mga matatanda. Pero please believe na believe ako ngayon kasi yun ang pinaka-advisable natin na dapat gawin ngayon. Kasi wala namang mawawala sa inyo, di ba? Kapag trinayin nyo magsuob, di ba? Ayan, so yun, trinay ko araw-araw. 2 times a day ako nagsusuob. Dapat nga 3 times a day ka nagsusuob. Pero okay na siguro yung 2 times, tapos 2 times din ako naliligo. So mamayang ang suob ko ulit mamaya is mamayang gabi na bago matulog, tapos bago ako maliligo. So guys, see you na lang po mamaya. Tapos after 1 hour, after 30 to 1 hour, kailangan dun tayo maligo kasi baka mapasma tayo. So ayan guys, natapos na ang ating 30 to 1 hour na pagpapahinga after natin magsuob. So gagawin natin is maliligo na tayo guys. So dito ako nagligo sa parting to, hindi doon sa may CR kasi may nagsi-CR din doon at kailangan talaga hiwalay kung saan tayo maligo. At kung maaari guys, yung mga labada natin ng mga damit is hiwalay talaga. Hiwalay din yung tabo mo. So ganito ang tabo ko dito kasi kailangan hiwalay ang iyong tabo. Tapos ang ginagamit kong sabon is sulfur soap para mas malinis yung ating katawan. At siyempre, sinabayan ko itong front row na sabon na ito naman talaga yung gamit ko. So, at least kahit may ganito tayong sitwasyon, nagpapapubig ka rin, di ba? Baka naman daw. So, as of now, wala pa akong nararamdaman. Wala akong nararamdaman na sintoma. So, I'm very thankful kasi wala. So yun na guys, kakatapos natin maligo. So ilan na yung nagawa natin? So nagsuob na tayo, uminom na rin tayo kaninang umaga ng init na lemon, tapos may luya, tapos kaninang tanghali uminom na rin ako. Tsaka syempre, ito ang wag na wag yung kakalimutan. Kailangan yung mag-take ng vitamins. Ang aking tinitake na vitamins is yung Centrum Advance. Kasi I think, sabi nila, ang advisable is ascorbic dapat. So Centrum naman is, alam kong kumpleto naman to sa nakalagay dito ano eh, vitamin C ascorbic 90 mg. So pwedeng-pwede na rin ito, pero mas maganda, mas advisable yung mas mataas yung zinc ang i-take, lalo na yung mga na-infect na ng virus kasi yun talaga yung kailangan. Tsaka syempre vitamin C din. So I take this Centrum Advance. So baka naman Centrum. Ito ang hindi natin kakalimutan. I-take tayo. Yung water ko may lemon tsaka luya. So at dyan po nagtatapos ang ating 3rd day na na-experience ko kung paano ko harapin yung hamon sa akin ng pagiging infected ko ng coronavirus. As long as wala naman akong nararamdaman, wala akong symptoms na nararamdaman. So I will just keep on updating on my YouTube channel kasi gusto ko din naman kasi ma-record siya as my experience. At sabi ko na kung sakaling malampasan ko tong hamon na to, sakali kong masasabi kong kinaya ko yung ganitong sitwasyon. Maraming salamat at see you on the next video. Huwag kalimutan maghugas ng kamay, magput ng face mask, tsaka mag-drink ng lots of liquid, talaga fluids. Mas maganda, mas mainam yung maligamgam na tubig. Huwag na huwag muna kayo uminom ng malalamig na tubig. So guys, see you on the next day. See you on my 4th day. At maraming salamat at mag-iingat kayong lahat. Okay, malalampasan natin to. Kaya natin to.